Hello po! Welcome to my channel, JD Antas. Kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe. Yan. So ngayon, gagawa tayo ng video kung saan ipapakita ko sa inyo ang typical house dito sa Turkey or yung mga normal houses dito sa Turkey. So kasalukuyan, nandito ako sa kitchen. Tutor ko kayo dito sa walang laman na bahay. Okay. Naglilinis pa lang kami. Ayan. So, ano pa ginagawa tayo, guys? Watch this! First, pasok pa tayo, guys. Binuksan ko na. Ayan. Makikita nyo ang isang kabinet dito. Ang laman ng kabinet na to, dito ilalagay yung mga jacket nila. Pag may mga bisita, dito ilalagay yung mga mod. Yung mga pang-winter na jacket, dito lalaga. So, bahala na kayo po. Ano palagay yun dyan? Pwede rin yung shoes. Pwede kayo maglagay din ng cabinet for shoes. Okay? Yan sa part na yan. So, punta muna tayo sa kitchen. So, syempre, di mawawala ang kitchen. Dito sa kitchen, yan. Bang, may isang pinto, of course, papunta sa big balcony. Big balcony. So, bukas na rin siya. Naka-ready na. Yan. Ito pong puti na to, kombi yan, yung tinatawag ng kombi. Kung saan, dyan po in-adjust yung para sa heater at saka sa water heater. Yan, dyan yan. So, sa balcon, napaka-importante sa kanila, lalo pag may bisita sila. Yan, pasensya na sa kalat, guys. Dito sila nag-chachay, nagkwentuhan. Kasi mahilig siya sa ganyan eh. Dito sila nag, alam nyo na, fasting time. Tapos, may isang pinto dito. Ang pinto na to, malalaman nyo mamaya. Okay? Tara, dito tayo. Pasok tayo sa kitchen. Ayan, sorry. Medyo makalat kasi naglilinis kami. Ayan. So, tcharan! The second room is the sala. Ayan, sala. So, ito na yung sinasabi ko kanina, guys, na isang pintuan papunta sa malaking balcon. Kasi alam niyo kung bakit, guys, magkatabi ang pintuan. Normally talaga, magkatabi ang pintuan ng kitchen at saka ng sala. Kasi, pag, for example, nandiyan yung mga bisita sa sala at gusto nila magkape or magchay or magkwiton, punta lang sila dito, diretso na sa kitchen, di ba? Walang pahirapan. Aha. Mautak din sila eh. So, dito na. Pasa tayo. So, ganito yung, ano, yung sala. Medyo maluwang naman siya. So, yan. Normal yan. Dito, dito. Dyan, mga upuan na dyan. Ganyan. Dito na yung TV. So, para sa akin, okay na rin siya. And then, next room. Next room tayo. Ay ang, ayun nga pala, bago makalimutan. Ito pala, ay ang, tinatawag nilang carifer, or yung sa heater yan. Ayan, meron din dyan. Meron din doon. Ayan, next. Dito na tayo sa toilet room. Ayan, dito na tayo. Okay. Ayan, normal. Dito lalagay yung washing machine. Ayan. Tsaka yung shower room, di ba? Shower room. Toilet. Kung di mawawala to. Kasi yan, dyan nilalagay yung mga tuwalya. Pwede rin na ganyan na lang kasi mainit kasi ito. So, patuyuan to guys, patuyuan. Parang dryer siya, kumbaga. So, yan. Normal yan. Ito, lagay mo kung anong lalagay mo dyan. Okay. Okay, so next. Dito tayo sa isa pang room kung saan tinatawag nilang otor makodasa. Pero lalagay din sila dito ng mga upuan or what. Pero usually, pag marami kayo sa isang pamilya, pwede nyo gawing room to. Okay? Pero sa kanila, otor makodasa to. Yung parang lagyan na ng ano, kwentuhan din. Kwentuhan, ganyan. Di mawawala yan, guys. So, ito, oh, pumunta dito sa maliit na balkon. May malaking balkon, may maliit na balkonis. So, ayan. Hello, Ashkam! Naglilinis siya. Ayan. Ang mabait kong asawa. Ouch. Ayan. Ito yung maliit na balkon. Yan. Pwede ito magsampay or what. Basta maliit siya na balkon. Diba? Mag-overview pa yan. So, dito na tayo. Pasok na tayo, guys. And then, next. Ayang kids room. Or chujuk o dasa sa kanila. Okay? So, normally, ganito rin. Meron din ganyan. So, ito. Itong, ano na to. Diretso yan sa maliit na balkon. Usually, ang maliit na balkon, sa ano yan, sa yatak o daso or master bedroom yan inaano. Kaso nga lang dito, sa pagkagawa nito, ano siya, sa ano lang, sa chujung po daso lang siya. So, next natin ay ang
of course. Yoo-hoo! The best part. Yata ko daw sa or yung master bedroom. So, yan, ito yung master bedroom. Maluwang din siya. Maybe here, lalagay yung kama. Yan, mga kabit-kabinet dyan. Good luck. Ayan, kala na sila kung sino nila. Pero, hindi mawawala. Trivia, guys. Sa isang kwarto ng Yata Kudasa, either mayroon siyang shower room na separate. Ito na siya, papakita ko na sa inyo, guys. Tcharan! May trivia dito, guys. Kasi, alam nyo, ay, hindi ko na isang sasabihin, parang ano yata eh. Basta separate siya. Ang trivia niyan is, pag after daw ng mag-asawa na ganun-ganun, dapat kailangang maligo. Kaya dito siya gagawin. Kaya siya nakaseparate. Pero yung most usually, yung mga iba wala ng ganito. Kasi ito medyo modern na siya. Hindi naman siya masyadong kamodernan. Normal pa rin. Hindi na bago na yung ano niya. Pero sa normality na talaga, wala. So doon na sila sa isang banyo. So ang nawala dito is yung banyo na yung CR kung saan hindi ka uupo ng ganyan. Yung nakaano ka lang, naka, yung normal na toilet sa atin sa Pinas, na hindi ganyan. Yung nakaupo ka. Tawag ba din? Yung nakalimutan ko. Yun. So, yan. May shower room. Gusto ko ganito kasi nakaseparate siya. Hindi na ako lalabas ng kwarto pag nagmukmuk ako. Diba? Yun. So, ayan guys. Na-tour ko na kayo. Yan. Tsaka may isa pa pala bago ko makalimutan. Dito sa Turkey, hindi mawawala ang cortina. Diyan nilalagay yung cortina. Ayan. Sa isang cortina, mayroon siyang, bilangin niyo kung ilan yan guys. 1, 2, 3. Diba? Tatlong klaseng cortina nalagay dyan. Una, yung pinakamanipis. Pangalawa, yung medyo manipis-nipis. Yung pangatlo, makapal na. Diba? Yun. Ang purpose kasi doon, pag masyadong maliwanag, yung manipis ang lalagay. Pag masyadong sunny, yung sobrang init, yung pangalawa ilalagay sa bayon. Tapos, pag matutulog na, ilalagay na yung maitim na cortina o yung dark curtain. Shoo! Ganon. So, dito, ayan, diba? Yun na yung sala. Diba? Maganda yung concept niya. Pero, yan. Ganyan yung typical house dito sa Turkey. Mga normal houses lang yan, guys. So, i-review ko ulit. Isang kitchen na kung saan may malaking balcon. Hindi mawawala yung dalawang balcon, guys, ha. Yung two balcons na yan, hindi mawawala yan. Big and small. Yan. Kasi may lisa sa ganyan. So, kitchen, sala, or tinatawag nilang salon, Turkish. Then, Otorma Kodası, kung saan pwede rin gawing, ano, tawag niyan, a room kung saan dito magkukwentuhan yung mga instead doon sa sala, dito sila magkukwentuhan. Ganyan. Pero pwede rin siyang gawing kwarto. So ang kwarto na to, yung Otorma Kodası na to, kadugtong niya yung small balcony. Okay? And then, kids room. So parang ano siya guys, no? Then, kids room means Otorma Kodası. Yata Kodası means master bedroom. So, pangalan nito, itong bahay na to, normal house for the new married or may pamilya na. Guys, normal family. Hindi yung malakihan. Tsaka maganda yung ganito kasi konti lang yung linisan. Ayan. Tapos may dalawang toilet. Yan. Normal talaga. Normal na yan. Pinaka-normal na yan dito. Okay? So, ayan guys. Na-tour ko na kayo. Para may idea na kayo yung mga concept ng mga house dito. So, sana mayroon ding iba dyan na mag-share ng mga ibang concept ng bahay or typical house. Kasi sa Pilipinas kasi, iba din. Okay? So, anyway, thank you very much for watching. Ayan, don't forget to subscribe and like and share comments. Ayan, guys. Thank you very much. Bye! Ingat po tayo palagi. Bye-bye! Kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe. Yan. So ngayon, gagawa tayo ng video kung saan ipapakita ko sa inyo ang typical house dito sa Turkey.